Okay, batang doctors natin. Siyempre, kilala nyo na ang vlogger natin, Dr. Alvin Francisco. Nasabi ko sana yung makulit. At ang kasama niya for the first time, ang girlfriend niya, si Maki Bondoc. Also a doctor, family med. Sa Las Piñas General Hospital. Amen. Okay. Ang topic kasi namin ni Doc Alvin about kidneys, baradong kidneys, kasi si Alvin sa siyang radiologist, tuturo niya paano mag-kidney biopsy. Biopsy, Doc. Tsaka, paano yung mga baradong kidney na may bato, paano tatanggalin yung mga, paano maibsan yung barado. Anyway, tanungin ko muna kay Maki. Yes, no. Hi ka sa mga fans ni Doc Alvin. Hello po. Ngayon lang ako nakita. Ngayon lang ulit. So, kanina ko pa sila kausap. Anyway, marami ka rin mga patients may kidney problem, right? Yes, sa no. Nakikita mo as family med. Ano ba pinapayo mo sa kanila? Basically, Doc, so sa mga pasyente namin na nakikita usually sa government hospital kasi doon ako nag-work, ito yung may mga comorbidities o yung may mga sakit na high blood o kaya may diabetes. So, ito yung mga common cause kung bakit nasisira yung kidney natin. So, kapag hindi po nako-control to, high blood, sobrang taas ng high blood, sobrang taas ng sugar, ito yung nagko-cause ng mga pagsira sa kidney, Doc. So, basically, ang pinaka-ano natin dyan, management natin dyan, is kailangan makontrol po natin itong high blood at saka diabetes. So, paano po ba sa mga gamot nyo na binibigay ng mga doktor at saka sa mga healthy lifestyle? So, pagkain po ng maayos o kaya yung mga masyadong maalat, iwasan po natin at saka matatamis. Okay. Matagal na ba kayo magkakilala? Ano po, Doc? Simula po, college po. Simula college. Anyway, pag-usapan natin ulit tungkol kay Maki on another topic sa isang channel ko. Doc Alvin, akala ng mga followers mo, single ka pa eh. So, dami kasi ng babae. So, ang topic natin, barado ang bato. Barado ang bato. Yan, maraming may kidney problem. So, paki-explain. Kasi isa kang radiologist, kayo ang gumagawa ng mga procedure. Eh, napakita natin yung bato. Yan, so ito Doc, ito yung bat. Ganito yung itsura ng normal na kidneys. Parang kidney, parang bean. Coffee bean yung shape niya. So, kung itong kabila, parang kakaiba yung itsura niya. May mga bukol-bukol na ganun. Nagkakaganyan kasi barado. Yung bukol na yung mga bukol punong-puno ng stones, pwedeng tubig Doc. Tubig. Ihi. Kasi nagbara nga dito. Hindi makalabas yung ihi. Ito kasi yung daluyan Doc nung nung ihi natin. Okay, dalawa lang ang bato. Ito yung pantog. So normally dapat bumababa ng ganyan. Pero sa kanya may bato, hindi makababa yung ihi niya. Naiipon sa loob ng kidneys. Hydronephrosis okay. Yung tawag. So, ano nakita sa ultrasound? Ito, Doc, sa ultrasound, ito naka-side view yung kidney, nakahiga siya. Tapos, ito yung space para sa ihi. Ito yung collecting system. Lumaki, lumuwag. Lumaki yan. Paano mo manalaman malaki yan? Ang laki, almost one-third, di ba? Oo, Doc. Dapat, collapse. Dapat wala yung mga gantong itim-itim. Tapos, ito may bato siya dito. Bato yan, Doc, yan. Maputi, tapos may shadowing bato yan pag ganyan. Ano meaning ng shadowing? Ibig sabihin Doc, yung parang anino nung bato. Kapag, paano ko malalaman na bato lahat yan or ito lang ang bato na horseshoe shape? So, ini-imagine ko dapat meron ding bato dito. Pwedeng natatakpan Doc. Andito yung probe nyo. Andito yung probe. So ganun ang shadow. Ganyan yung shadow. Paano malalaman shadow to? Ito tubig, ito ihi. Kung merong maputi sa unahan niya. Sa forma lang niya, mukha siyang bato. Mukha siyang bato. Ito parang ano lang siya eh. Yung tubig talaga siya eh. Okay. Tapos manipis yun. So sanayan lang din Doc sa itsura. So normally kidney stones dahil maalat kinakain, calcium, uric acid. May clues ka ba kung calcium stone yan o uric acid stone? Magkakaparehas yung itsura nila. Wala. So, hindi makikita sa ultrasound. Magkakamukha sila. So, ito, napakasakit nito. Kasi
pag bumangga po, Dok, sa ano eh, sa daluyan ng ihi, sumasakit, nagko-colic, renal colic. Oh, kung maliit pa yan, pwedeng inuman lang maraming tubig. So, dumali. Pag ganito na, barado na, magki-kidney failure na to eh. So, emergency, anong ginagawa nyo sa ganitong bagay, Dok Alvin? Usually, Dok, tinatawag agad yan sa amin. Nire-refer para lagyan ng tubo. Tinutubuhan natin dito. Tinutubuhan yung? Yung kidney na barado. Sige nga, paano, anong gamit mo dito? Ito ba? Ayan, Dok, yung mga... Bago sa saan dito. Pakita natin, Dok Lisa. Ito. Pwede rin ito, Dok, yung ano, una. Short lang. Oh, ito yung needle na pangtusok nung balat. Oo. Tapos ito, ang tawag namin dito, Dok, mga dilators. Oo. Sunod-sunod yan pinapasok, Dok. Eh. Yung mas pinaka- maganda ba gawin natin dito? O saan kayo maganda? Sige, Dok. Dito na lang, kunwari. Yan. Ito ang kidney. Yan. Ito yung kidney. Nasa likod yan, eh, ng tao. Ito, Dok. Dok Lisa, pakita mo yung kidneys. So, kunwari, barado ang kaliwa. Kaliwa. So, okay. Check namin by ultrasound. So, andito ata ang ureter. Saan ba ureter na? Ito ata ureter. Lumalabas ako. Eh. Ito, ito, yan, oh, ito. May ureter. Dito nagtago. Pumunta sa pantog. So, kunwari, ito lumaki. Mm. Kunwari, nandito yung bato. Mm. So, saan dito tinutusok mo? Usually, Dok, pinapatalikod namin yung pasyente. Talikod. Oh, wala tayong padapa. Makikita. Padapa. Oh, yan, oh. So, yan, ha. Tatapat natin dito. So, dito siya. Okay? So anong gagawin mo? Kanyari, nakatusok na kami, Dok. Ganun pa rin yung parang kanina. By ultrasound. Opo, by ultrasound. Makikita nyo na saan yung kidneys. Hmm. Bubutasin nyo sa gitna. Tapos, kapag nakaiwan na yan dyan, Dok, meron kaming tinatawag na guide wire. Ito. Sige, paano ginagawa sa guide wire? Ah, pinapasok yung guide wire. Guide wire. Para sa angioplasty pala yan eh. Oo, Dok. Same na concept. Same. O, sige. Ayan, so, o. Ang ganda ng wire, o. Guide wire. Wow. Ito gamit na to, Dok. Eh. Kinuha ko lang sa... Sige, sige. O, sige, pasok mo yung guide wire. So, pag nakapasok na yan. Gawain namin to. So, andyan siya sa loob, ha? Nakapasok to doon sa loob. Kapasok yan yan, ha? Nakapasok to. Nakatago yan sa loob. So, ito, tapos, ilalabas nyo muna to. Kailan lumabas, di ba? Hindi masikip, Dok, eh. Ah, okay. Or dinadilate muna. Hindi kasi ito, Dok, yung compatible. Pero ano? Merong ibang compatible. Para sa guide wire. Pero itong guide wire kasi, ito yung... Para hindi lumikot, Dok, yung needle sa loob. Para nasa loob siya ng kidney pupunta. Tapos after nung guide wire, ito ng mga dilator. Sige, pasok natin yung dilator. Yan, pasok ng ganyan. Tapos butas lang, tapos titingnan namin by ultrasound. Dapat safe pa rin, wala kaming natutusok na ugat or ibang parte ng katawan. Tapos hatak. Tapos sunod yung mas malaking dilator na. Kasi yung wire na sa loob na. Yung wire na sa loob pa rin. So nilalagay sa dulo, sa Opo, dulo. Sa dulo ng wire. Oo. Tanggal, mas maluwag na siya. Tapos Dok, yung sunod is yung pigtail, hindi lang ako nakapagdala. Pero yun yung iiwan sa loob ng kidney. Okay. Yun yung tube na iniiwan. May picture tayo dito, Dok. Eh. Okay. Yung pigtail. So, pero ito mga luma na ito, di ba? Mga gamit na ito, Dok. Tinatapo na ito after. Nagamit na sa pasyente. Yan. Saan ang yan. Pigtail? Ito, Dok, yung itsura ng pigtail. Para siyang tail ng pig. So, nakakurba siya na gano'n. Pinasok mo yan. No, ito yung kidney. Ito yung likod ng pasyente. Ano purpose ng pigtail na yan? Dito, Dok, magte-drain yung ihi, yung na-stuck na ihi. So, kunyari, may bato siya dito, hindi makababa. So, sa pelvis ng kidneys? Opo, sa renal pelvis. May mga butas po yan eh. Yan. Hindi ba magdudugo yan? Hindi naman, Dok, kasi iiwasan natin yung mga ano, ugat. Ugat. Hmm. Pero malapit, di ba, sa mga blood vessels? Opo, dito medyo maraming ugat dyan. So, may onting pagdurugo minsan. Oh, so, pagpasok niyan, kukunin na yung ihi. Kukunin na ihi, dadali na siya dito. Parang magiging ganito siya, Dok. Magkakaroon ng bug sa gilid. Since hindi makababa dun sa normal na daluyan ng ihi, dito na siya ihi. Yun yung parang solution natin kung talagang barado na. Tapos, ooperahan na to. Anong ginagawa dito? Minsan, depende po sa urologist. Sa urologist, pero siyang procedure gagawin. Depende na sa kanila kung minsan pinapauwi nila, Dok. Minsan, ina-admit. Ilang araw lang po edi itong nakatusok? Usually, Dok, dapat nakabalik na sila after 3 months eh. Para ma-check namin. Baka mag-infect. Hmm. Kasi dumudumi yung... Minsan, hindi na nalilinisan na mabuti to.
nagkakaroon ng nana. Inom tayo ng maraming tubig, ha? 8 to 10 glasses. Kung ayaw nyo magkabato, papa-ultrasound natin. Karamihan kasi, Doc Alvin, mahal yung ultrasound. Hindi nila kaya magpa-hull up, eh. Hull up, misan, 1,000, 2,000. Oh. Sa mura, may, di ba? Walang libreng ultrasound of the whole abdomen. Wala. Pag ultrasound, maganda ba whole abdomen? Ha? Maganda, Dok, para kita na lahat. Mas mahal nga lang. Makikita. Oh, kita na lahat. Depende ba sa ultrasound machine, dapat sa magandang laboratory, or wala masyadong difference? Yun? More on depende, Dok, sa ano, sa doktor na gagawa. Pero hindi sa machine. Hindi sa machine, oh. Kung magaling siya. Tapos ang magre-read mismo, depende sa yung doktor na magbabasa o yung technician na gagawa? May mga clinic, Dok, na yung gumagawa technician. Yung iba, doktor yung gumagawa. Sa amin, Dok, kami talaga eh. Mga doktor talaga yung gumagawa. Mas maganda yun. Mas maganda yun. Alam mo, mahanap mo. Tsaka walang mamimiss. Kasi minsan... Pati echo kayo rin, hindi? Ay, hindi, Dok. Mga itong technician. Technician. Ah, sige, ito natin. Ayan yun. Ito naman, kidney mass, or ito ba ang kidney cancer? Ano ba itong hinahanap dito? O basta may sakit lang sa kidney? Kidney disease lang to, di ba? Kidney disease, Dok. Pwede rin, Dok, kung may bukol sa kidney. Or kahit walang bukol na kahit may sira ang kidney, ahanapan mo kung ano ang yung sakit. Minsan kasi, Dok, maputi yung kidney sa ultrasound. Hindi kasi, Dok, normal yung maputi yung kidney. Dapat may merong maraming pasyente may kidney cyst na maliliit. Ako lang yun, Dok. Yung mga kidney cyst. Yung mga cyst pala, ito, ultrasound expert eh. So, pag may cyst na 1 cm sa kidney, okay lang. Okay lang yun, Dok. Di namin pinapabayaan. Kung sa liver may cyst, na maliit lang din. Maliit lang. Okay lang yun, Dok. Okay lang. Basta, meron kasing cyst na pangit yung itsura, Dok. Yung parang makapal yung kanyang wall. Yun, pwedeng pagdudahan yun na ano eh. Na cancer. Kung makapal. Tapos may mga laman-laman sa loob. Pero yung, kung yung cyst eh, manipis lang, tapos walang laman sa loob. Sa breast kayo rin? Opo. Mga breast. No, mga board. Polycystic sa breast. Ayun ako. So yan. Ito yung usual na indications for biopsy. Yung may protina, Dok, sa ihi. Umiihi ng protina. Pinapabiopsy yan. O kaya mapula yung ihi, may hematuria. Pinapabiopsy. Kasi baka iniisip nung nephro na baka may sakit nga sa bato. Ano hinahanap dito? Depende. Depende do. Okay. So, nirefer sa amin for ayan, biopsy. Yan ang biopsy ginagawa nyo. Opo. Kayo rin gumagawa nito? Opo, Dok. Dati sa amin ang gumagawa nito, nephrologist eh. Oh, pero kayo gumagawa. Sige. So, ito yung ultrasound. Gamit pa rin, Dok. Pwede ba walang ultrasound? Hindi ko pa, Dok, nagagawa yun. Pero parang alam ko yung mga iba, walang ultrasound. Sige. Silipin na, nakadapa yung pasyente, sinisilip namin by ultrasound. Kung saan yung pinaka-safe na lugar, kung saan pwede tumusok. Uh-oh. May difference ba ang right kidney sa left kidney? Sa pagbabiopsy, Dok, wala naman. Sa size, sa taas? Ay, mas mataas, Dok, yung right. Yung right, oo, mas mataas yung right. Sige. So, yung left pala kasi may liver pa. Okay. So yan, ito yung biopsy, ultrasound ng biopsy natin. So ito, Dok, yung kidney, yan. Tapos ito yung fat, normal lang na may ganyan. Tapos ito yung biopsy needle. So yan kami, biopsy needle. Ito, Dok, parang may maputi dyan na ano. So kami, Dok, medyo mahilig kami sa mga ano, karayong-karayong. Needle-needle talaga yung ano namin. Expertise namin. So hanggang gaano kalalim yan? Depende, Dok, sa ano, sa katawan ng pasyente. Hanggang yeah. Saan mo gusto itusok? Sa gitna? Dito lang po, sa may cortex. Tapos mag-aspirate na kayo? Aspirate na. Gaano karami na-aspirate nyo? Basta kung sapat na, Dok, yung ano, glomerulus na tinatawag. Paano nyo makikita? Sapato, may naka-standby na pato. Pagtanggal, bigay sapato. Nakapasok pa yung needle? Tanggal muna, Dok, tapos lagay sa slide, bigay sapato, tapos may malapit na microscope dun. Ako okay na sa kanya. Pag hindi okay, tusok na naman. Kukuha pa kalmay ulit. Ay, galit yung pasyente. Nakadalawa tatlong tusok na ayo. Ito siguro medyo masakit sa tingin. Tulog naman siya. Opo. Medyo masakit ata ito. Yan, nahilig kami sa mga tusok-tusok, Dok. Okay.
ito mga devices na ginagamit nyo. Para saan to? Ito, Doc, yung kanina, yung sa Tora. Ah, sa lungs. Pwede rin to sa lungs. Sa lungs, sa ascites, yung tubig sa tiyan. Ito yung needle na hawak-hawak ko kanina pa. Tapos, ito yung panghatak ng tubig. So, hatak kami ng tubig dito. Tapos, ilalak namin dito. Tapos, tulak papunta dito sa bag. Tulak na. Parang tina-transfer na. Ito, Doc, yung pigtail. Ah, pang-kidneys yan, pigtail. So, pag nakakurba siya. Oh. Ang laki pala niya no, na ipapasok. Hmm. Nakakurba siya para hindi siya matatanggal, Doc. Makaganon. Okay. Yan, ito yung mga karayom na ginagamit sa biopsy. Iba-iba, Doc, eh. Depende sa specimen. Okay. Tapos, pakita ko lang ulit, ah. So, kanina pinag-usapan natin yung tubig sa baga na tinatanggal natin. Yan. Okay. Ito naman, tubig sa tiyan. Tapos, sabi next is tubig sa puso. Kahit anong tubig. So marami, marami ka na nagagawang ganito? Medyo marami-rami na rin, Doc. Meron ka bang mga general tips sa pasyente? I'm sure, di ba? Iba kasi kami nakikita namin mga sakit sa puso, sakit sa mga headache, ganyan. Mm-hmm. Pero sa'yo, as a radiologist, medyo nagiging iba yung parang, ano ba to, patient-doctor interaction. Meron bang kakaiba? Kasi sure. Nakikita nyo, normally, ano na eh, diretso na eh. No, nga, procedure Doc. Na eh. Wala nang interview eh. Ano, Doc, usually kapag naguguluhan yung pasyente sa findings, pinapaliwanag ko lang kung ano yung ininterpret ko lang sa kanila. Kunyari, ano, Doc, nagtatanong sila after ng ultrasound, ano yung nakita mo? Tapos pinapakita ko sa kanila yung screen. Yung doctor nagtatanong o yung pasyente? Yung pasyente, Doc. Pwede mo kausapin? Pwede naman, Doc, on the spot. Okay. Kunyari, concerned talaga siya sa naramdaman niya. Tsaka mas maganda yung ganun po, na tinatanong niyo yung mga doktor kung ano yung findings nila. Kasi yung iba yata, Doc, nahihiya o ano, na-intimidate sa doktor. So, okay lang naman pag sa dala-dala lang nila yung papel, ano ba mahalaga? Ito, mga nakikinig. Meron silang x-ray, mga test. Mahalaga ba yung papel o mahalaga yung plaka mismo? Yung plaka, Doc, yung picture. So, mas kailangan, ang dala nila sana, kung po pwede, ewan ko lang kung allowed kunin, yung plaka mismo. Plaka. Okay. Or yung CD mismo. CD yan, mahalaga po yan. Kasi parang wala natang plaka ngayon, more CD. More on CD na. So, yung CD mismo, kasi niloload namin yung Doc sa system, babasahin namin. Oo. Parang bagong basa ulit yun. Pero kung madadala nila yung report, okay lang din, mas maganda. Mm-hmm. Okay. So, final sino questions? Sino yung daw ang pupuntahan nila sa mga ganitong problema? Anong pangalan ng subspecialty? Yes. Pag kidney, syempre, nephrologist muna. Mm-hmm. Diba? Tapos i-refer sa'yo. Mm-hmm. Pag sa baga, pulmo muna, pulmonologist. Pag sa puso, cardiologist. Kundi internist muna. Diba? Siya na magre-refer. Tapos, pag gagawin na itong mga tusok-tusok, lalo na kung expert yung radiologist, So, karamihan kayo na gumagawa nito. Pag sa NKTI. Oo, sa hospital. Oo, hindi na ginagawa ng nephrologist, pinapasa na sa'yo. Opo. Okay. Final words, Doc Alvin? Yun. Kung may mga katanungan kayo, stress ko lang, Doc, kasi yung iba nahihiya. Okay lang na magtanong sa mga doctor. Willing naman kami mapaliwanag kasi yun naman yung role namin. Or sa akin, maraming nagpapadala ng mga ano, result eh. Pwede mo kayo magpadala ng result. Mm. Maganda rin niya pang vlog mo. Apo. Oo, like mga, kung misa gusto nila yung atherosclerotic aorta, yan ang favorite nila. Itanong. Daming ganong findings. Oo, yung mga kidney cyst na okay lang. Okay pala. Lang ako. Oo. Unless, Doc, siguro sobrang laki nung cyst. Eh, sa mga ultrasound sa babae, kayo rin nagbabasa? Opo. Ano to, mga transvaginal? Hmm. Yung PCOS, ano nakikita sa PCOS? Meron din. Ano yan, Doc? Marami siyang cyst, maraming follicles na sa ovaries na hindi na normal. So medyo dumadami ba yung mga may PCOS ngayon? Nare-read nyo? Sa akin, Doc, hindi masyado eh. Baka sa ibang ospital sila nare-read. More probably. Baka sa mga OB. Okay. Thank you so much. Sana natuto kayo dito sa mga procedure. Ingatan ng kidneys. Napakahalaga.
mahirap na talaga. Pag nagtusok-tusok na tayo, kaya yung mga pinapayo natin, mahalaga po, lalo na kung wala tayong pera. Kasi medyo mahal lahat ng mga procedure. Mahal, masakit, at medyo ayaw natin kasi medyo serious na. Okay, salamat po. God bless.